Magandang araw mga kababayan at kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Welcome to my YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Bilang isang OFW, ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga pamamaraan upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya naman samahan ninyo ako at panoorin ang video nito. Akibat ng pagtatayo ng sarili nating hanap buhay, ang paniniwalang kikita at mababago ang katayuan sa buhay ng isang tao o pamilya. Hindi nga naman sapat ang maging empleyado lang tayo habang buhay. Of course, please ha. I'm not saying na hindi maganda maging empleyado. Kumbaga, what I mean to say, inaasam-asam din ng bawat isa sa atin ang maging successful sa buhay at maibigay natin sa pamilya natin ang mga pangangailangan nito. At magkaroon tayo ng, of course, financial freedom at sariling pagkakakitaan. Yung tipong hahawakan mo ang sarili mong oras. Ikaw ang may takbo sa buhay mo, ikaw ang boss, at ikaw ang nasusunod sa kung ano ang gusto mo. Ginagawa ng bawat isa sa atin ang lahat ng alam na paraan upang matupad ang pangarap na makapagsimula ng kahit maliit o konting negosyo. Karamihan sa atin nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Minsan nga madalas ay ginagawang umaga ang gabi. At iba nating mga kaibigan at kapatid ng mga Pilipino ay nanging ibang bansa para makapag-ipon sa plano nilang gumawa ng sariling negosyo. Kayo dito, kayo doon, walang pinalalampas na minuto at pagkakataon. Wala rin sinasayang na salapi at panahon. Nangangahas din ang ilang mangutang para lang magkaroon ng sapat na puhunan na gagamitin nila sa pagsisimula ng kanilang inaasam-asam na gustong itayong negosyo. Napakasarap nga namang isipin may sarili kang negosyo. Ayon nga sa mga taong may sariling negosyo, mas nagkakaroon daw sila ng panahon sa pamilya dahil nga hawak nila sa mga kamay nila ang kanilang oras. Mas malaki rin ang tsansang mapalaki ang kita sa isang araw kumpara naman sa pagiging empleyado na fix ang sweldo. Kumbaga kung sa isang buwan 20,000 ang sweldo mo, pag negosyante ka, pwede pang mas malaki dyan. At higit sa lahat, mas malaki ang tsansang maging successful at gumanda ang buhay kung may sariling negosyo at nahawakan or namamanage ito ng mabuti. Sa katotohanan, magkakaroon ng panahon sa pamilya at maibigay ang pangangailangan ng mga ito ay isa sa dahilan kaya't maraming empleyado ang mas piniling magtayo ng kanilang sariling negosyo. Mahirap din kasi ang maging empleyado dahil may oras ka dapat na sinusunod na pagpasok mo sa opisina at paglabas mo sa opisina. Sa mga nagtatrabaho sa opisina, kadalasan alas 8 ng umaga ang pasok hanggang alas 5 ng hapon ang trabaho nila. Ibig sabihin, mas malaki ang oras na nakalaan sa pagtatrabaho kaysa sa makasama ang mga mahal nila sa buhay. Minsan, dadagdag mo pa yan yung oras sa pagbibiyahe at traffic. Minsan pa, inuuwi pa ng marami nating mga kaibigan at kapatid ang kanilang mga trabaho sa kanilang bahay. Mahirap man ang maging isang empleyado, ngunit wala namang masama, lalo na nakakatulong ito sa ating pamilya para kumita at para may pantustos tayo sa mga pangangailangan ng buong pamilya natin. Pero hindi rin naman lahat ng empleyado ay may magandang posisyon at malaking sweldo. Ang ilan, kahit na kumayod na umaga hanggang madaling araw ay kinakapos pa rin sa kinikita nila buwan-buwan. Kaya't kung may pagkakataon na magtayo ng sarili namang negosyo, bakit hindi mo naman ito subukan? At sa mga nag-iisip dyan na magtayo ng sarili negosyo kahit maliit lang, narito ang ilan mga dapat na isaalang-alang bago kayo magtayo ng negosyo. Una, maglaan ng sapat na puhunan sa itatayong negosyo. Hindi nga naman biro ang magdesisyon magtayo ng sariling negosyo. Oo, gusto nating magnegosyo para sa kapakanan hindi lamang ng sarili natin, kundi of course ng buong pamilya. Pero hindi ito ganoon kasimple
at hindi rin ito ganun kadali. Sa bagay, sa panahon ngayon ay wala namang madaling gawin. Lahat ay mahirap at para rin makamit mo ang tagumpay, kailangan mong magsipag, magsikap at pagdaanan ang mga pagsubok. Pero bukod sa sipag, unang-una mong kailangan ihanda ay ang sapat na puhunan para sa itatayong negosyo. Kasi totoo nga naman, madaling magdesisyong gusto mong magtayo ng sariling negosyo, gusto mong magtayo ng sariling pagkakakitaan o sariling small-time business. Pero hindi ito madaling umpisahan, lalong-lalo na kung wala kang pera na sapat para sa iyong puhunan sa pagtatayo ng negosyo na sa isip mo. Kaya kailangan mong maghanap ng puhunan. Pwede mo gawin or simulan sa pag-iipon o kaya naman ay mangutang. Pero take note, hindi advisable. Para sa akin ha, hindi advisable ang mangutang. Kapag nagkaroon ka na ng sapat na puhunan, na fund, na investment, na puhunan, importante rin alam mo kung paano hawakan ang pera na hindi mauwi sa wala ang pinaghirapan. Isa sa dahilan kaya't nagsasara ang isang negosyo ay dahil sa kawalan ng kaalaman ng isang negosyante kung paano hawakan ang kanyang pera o kanyang kinikita. Kapag napapansin kasi na medyo malaki-laki ang kinikita ng negosyo mo, ayun, napapasarap din ang pamimili natin. Napapagastos tayo kumbaga. Kaya tandaan na hindi dapat na pinagsasama ang kita ng itinayong negosyo at ang sariling pera. Higit sa lahat, huwag na huwag din gagastuhin ang perang kinita sa negosyo natin sa mga pansarili nating pangangailangan. Dapat na may nakabukod, may nakalaan dyan. Okay? Nang hindi mawala ng pera at hindi mawala ng puhunan at of course ang pinapangarap mong negosyo na parang gula. Pangalawa, lakas ng loob at pagiging profesional. Importante rin ang pagkakaroon ng lakas ng loob kung nais mong magtayo ng negosyo. Gaya nga ng sinabi natin kanina, hindi madaling magnegosyo. Kaya dapat ay handa at malakas ang loob, ang dibdib mo. Kung malakas ang iyong loob, hindi ka basta-basta susuko at lalong-lalo na sa mga panahon na haharap ka sa mga pagsubok at problema. Kuminsan kasi magsasabay yung problema sa pamilya at problema sa negosyo mo. Bukod sa lakas ng loob, napakahalaga rin ng pagiging professional. Okay, sabihin na natin marami kang kaibigan. Siyempre, lahat naman tayo ay mayroong mga kaibigan. Okay, mayroon tayo mabuting kaibigan, mayroon dyan na masamang kaibigan, mayroong totoong kaibigan, mayroong hindi totoong kaibigan. Kapag tinawag at tinuring na natin silang kaibigan, ang isang tao, of course, kaibigan na natin sila. Ano pa man ang ugaling mayroon sila, ay kailangan nating tanggapin ang pagiging sino sila dahil nga kaibigan natin. Pero kung ang usapan ay negosyo, dapat ay walang kaibigan. Ibig sabihin, hindi pwedeng puro libre lang ang ibibigay mo sa kanya. Dahil nga, kaibigan mo, lilibrehin mo na lang siya palagi. Malulugi ka kapag ganon. Hindi masamang manglibre, pero huwag dadalasan. O dapat minsan lang, o isang beses lang, tinatawag nating one time lang. Mas mainam na magbigay ka na lang ng discount para naman hindi maghikahos ang iyong negosyo, ang iyong sinimulang negosyo at ang puhunan nito. Kadalasan, ang ganitong pangyayari ang isa pang dahilan kaya nalulugi at nagsasara ang isang negosyo. Kaya dapat na maging aware tayo sa ganitong mga bagay. Tandaan na sa oras ng paghihirap, mag-isa ka lang. Okay? Inhanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bilang isang negosyante, importante rin ang pagiging handa sa lahat ng bagay o mga pwedeng mangyari. Alam naman natin, hindi lahat ng negosyo ay agad-agad naaabot ang rurok ng tagumpay. Hindi agad-agad nagiging tagumpay, okay? At hindi lahat masarap, okay? Marami riyan na tila lumusong pa sa putikan, tumawid sa kuryente, at sumisib sa kailaliman ng dagat para lang maabot ang pinapangarap na kanilang tagumpay sa negosyong kanilang binuksan. Kaliwat kanan ang problema na pwedeng makasalamuha sa mundo ng pagninegosyo. Pero kung inihanda natin ang ating sarili bago natin ito pasukin, wala tayong dapat ipag-alala. Kasi kung handa tayo sa lahat ng bagay, of course, mahanapan natin ito ng paraan
masusolusyonan natin ang kahit anong problemang maaaring humarang sa ating daraanan patungo sa pinapangarap nating tagumpay. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa aking team video. Kaya naman, asahan ko na magkita-kita tayo muli sa mga susunod ko pang mga video.